Magandang araw mga kapensyonados. Welcome back sa aking YouTube channel. At siyempre, Saturday ulit. So magkakaroon ulit tayo ng update sa ating GInvest. So usually, ginagawa natin itong weekly update para kahit pa paano nakikita rin naman ng mga tao kung paano tayo tumingin ng ating investment. Na hindi tayo kinakabahan, bumaba man yan o tumaas ang ating market. Alam natin kung anong ginagawa natin kasi meron tayong investment goal. Kaya po natin ginagawa yan. Pero ngayon, ganun tayong topic kasi nga, nag-i-invest tayo. So, ang tanong naman dyan, ano ba yung pinag-i-invest na natin? Ano ba yung tinatawag natin na feeder fund? Okay? So, bago ang lahat, kakaroon lang muna tayong disclaimer na hindi po ito sponsored video. Okay? So, ang tanong, ano ba tong feeder fund na to? Kung nakita nyo yung ATRAM, may mga ano rin yan. Makikita nyo rin yan. Kung in-explain na rin nila kung paano yung feeder fund. So, tayo, re-explain lang uli natin, di ba? Para mas maganda. So, ano ba talaga ang feeder fund? So, ang sinasabi dito, a feeder fund is a unit fund structured that mandates the fund to invest at least 90%. Ibig sabihin, hanggat maaari, 90% ng asset ay nakalagay lang sa single collective investment scheme. Kumbaga, meron lang siyang pinaglalagyan na iisa lang din na fund. Kaya nga, diba, feeder fund. Di naman siya sinabing, pag sinabi kasing feeder fund, iisang fund lang pupunta niyan. Pero pag sinabing fund of funds, ibig sabihin naman yun, marami pa siyang fund na pinupuntahan itong isang fund na yun. Di ba? Magulo. Di naman magulo. Kumbaga, pag sinabi lang na fund of funds, itong isang item na to, itong isang product na to, nag-i-invest pa siya sa multiple funds. Yun ang ibig sabihin. Kumbaga, kaysa, sabihin natin itong mutual fund, o kaya itong UITF na local, di ba nag-i-invest siya sa mga multiple stocks, iba-ibang stocks. So, pag sinabi mo, fund of funds, nag-i-invest naman siya sa multiple funds naman. Pero pag sinabi natin na feeder fund, nag-i-invest lang siya sa isang fund. Di ba? Yun ang sinasabi lang nito. So, paano ba yan? So, ako, a small time investor, maliit lang tayong investor, di ba? Siyempre, pa isa isang libo lang, o kaya pa isa isang daan pesos lang ang ginagawa natin. Pero, ang ano natin dito is, papakita natin is yung global fund. Dimitin pa isa isang libo lang tayo, ang kaya natin. So, tayo as investor, nibigyan natin yung pera natin sa isang asset o trust management. So, yun. Sabihin natin itong, gabigay ko ng example itong ating global tech, di ba? Ng ATRAM. So, tayo as small investor, binibigyan natin yung fund natin kay ATRAM. Di ba? Yung sa kanyang global fund. Itong natin, tech. So, si ATRAM naman, kukolekt naman niya yan, di ba? Then, ilalagay naman niya yan sa isa niyang tinatawag na target fund. Yan, yung tinatawag natin na target fund natin na local o global asset trust management. So, yun tinatawag na feeder fund. Bugat yung ito si ATRAM, then meron siyang target fund naman na pinupuntahan yung pera naman natin. Okay? So, gawin na natin itong example. So, ito yung example natin itong si ATRAM. Ayan. Makita natin, di ba? So, meron tayong dalawa ginawa kong ano dyan, sample, itong March saka May. So, makita natin, ito yung global feeder yan. Di ba natatandaan natin, March nagsimula ang ating GInvest, di ba? GInvest natin, March. Yan. So, ang total ng ano pa lang yan, total fund net asset value pa lang niya, 3,494 million. Okay, tinatawag natin na pag ano yan, 3 billion na yung asset niya. Then, nitong May lang, May 31, ayan, naging 4 billion na yung total fund net asset value na natin. So, yan yung sistema niya. Then, makita natin, yan yung structure niya is UITF. Then, yun nga, naka-peso tayo dyan. Peso denomination tayo dyan. Then, ito nga, ang nakalagay dyan, yung target fund lang natin is yung Fidelity Fund ng Global Technology Fund. Yan. So, ito yung target fund ni ATRAM. Okay, yan yun. Same, ayan na, nakalagay naman. Pero mapapansin nyo dyan, may trust fee. Sinasabi naman ni ATRAM na may trust fee naman talaga yan. So, pero pag ito nga, nung ito yung ating net, yung total fund natin, value natin, is 3.4 billion, ay 1.03 yung trust fee natin.
Pero nung naging 4.5 billion na yung net asset value natin, naging ano na, bumaba na yung trust fee. O, diba? Ibig sabihin, pagka tumataas yung net fund natin, bumababa na yung trust fee niya. So, mas maganda sa mga investor yan pag bumababa ang trust fee. Okay? Then, ito nga, ito yung ating, ito naman yung sa Fidelity naman, kung saan naman niya nilalagay ang ating, saan naman niya ini-invest pala yung funds natin. Yung funds nila. Okay, funds nila yan. Okay? So, makita natin dyan, ito nga, yung Global Technology, nagsimula yan ng September. Yan, 1999 pa. Ayan, ha? Tingnan, September 99 pa. So, matagal na siyang nag-i-invest si Fidelity Fund sa mga technologies. Okay? So, makita nga natin dyan, ang pinakamataas talaga ng region is US. Yan, 71.6, oh, diba? Percent total ng mga na asset niya nasa US, okay? Then yan, makikita nyo naman, reviewin nyo na lang, reviewin nyo yung ating GInvest natin. Kasi kailangan nyo rin basa-basahin yan. Then, may benchmark din yan. Hindi lang, kumbaga may sinusundan pa rin yung itong feeder fund na to. Ito nga itong MSCI AC World Information Technology Net Index. So, ito naman yung benchmark niya. Then, makikita natin, itong si Fidelity, yeah, yung fund, yung Fidelity Fund, yan, nakita natin, US yan, US dollar yan. So, it means, dahil nga naka-peso tayo dito sa Pilipinas, from peso, kinukonvert yan ni ATRAM to US dollar pa, then bibigay nila kay Fidelity. Okay? So, kaya maraming transaction pa ang dumadating dyan. Even though we are automated na, syempre makikita pa natin yung US, di ba? US dollar yan. So, ibig sabihin, may exchange rate pa na kailangan gawin. So, kaya intindihin na lang natin si ATRAM na marami pa siyang ginagawa bago lumalabas yung ating, lumalabas yung labs PU niya. Then, siguro next week, pakita ko sa inyo paano siya, yung counting niya, paano siya ginagawa. Yun is example lang naman. Then, ito nga, makikita natin. Then, meron din siyang graph. Okay, makita natin dito sa graph na yan, na ito yung composition ng ating portfolio. So, ito yung portfolio ni, ano natin, global, technology natin yan. So, ano siya, makita natin na yung, ito nga yung kulay blue, yan yung pinaka composition ng asset niya. Na kulay, yung blue na yan, ibig sabihin yan yung nasa stocks. Then, meron siyang maliit na portion na nakalagay siya sa cash. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang puro siya stocks, meron din cash, pero napakaliit lang. So, makita natin, di ba, bumababa rin yung portion niya ng cash, pero kasi kailangan natin na may cash, kasi paano nga, hindi siya mag-totally zero. Okay? Yes, bumababa ang ating nabs natin, pero hindi siya pwede maging zero kasi nga, may naka-invest pa rin sa cash. Okay? Then, palakihin natin to. Palakihin natin itong graph na to. Yan. Ito yung performance natin noong May 31. Ito yung ating, ano, yung blue natin, yung feeder fund. So, ito yung ATRAM. Nandiyan yung kulay blue. Makita natin kulay blue. Then, yung target fund natin, yun nga yung kay Fidelity. Yan. Na global tech niya. Then, ito yung benchmark. So, makikita natin, mataas, bakit mas mataas si target fund kumpara kay feeder fund. Yung nga kasi, may portion tayo na naka-invest sa cash. Hindi pwedeng lahat ilagay ni ATRAM yung pondo natin sa Fidelity. Okay, meron yung may rules, tingko may rules and regulation din yan. Okay? Then, makikita din natin dyan, yung investor should take into consideration that the base currency of the fund is Philippine Peso. Yan. Yan ang Philippine Peso. Sinasabi na. While the target fund is denominated in US dollar. So, foreign currency position of this fund will not be hedged, which may expose investor to higher risk. In-explain na po dyan, okay, na yun nga, yung tandaan natin, meron tayong exchange rate, kaya ganyan talaga. Kaya mas mataas si target fund kumpara kay feeder fund. So, kaya huwag tayong magagalit pag sinabi natin bakit hindi equal ang parehas itong fund na to. Kasi nga, ito nga, nakalagay na nga dito. In-explain na rin ni ATRAM. Kaya tayo, basahin naman natin. Di ba? Huwag naman tayo lagi na lang galit. Magbasa pa rin tayo. Okay? So,
Ganyan po ang sistema ng feeder fund. Basahin na lang po natin para mas matuto pa tayo kung ano ba talaga yung ginagawa nating fund. Kung para saan ba itong fund na to. Okay? Next, siyempre, pakita ko lang uli. Kasi nga, pagka nagtatanong yung bakit yung mga transaction nila nadidelay o kaya bakit hindi nadidelay, bakit hindi pa napoposted. Kasi nga, ito nga po, yung ating GInvest, buy, sell, order, transaction allocation yan. Ginawa ko na siya ng table. Tignan nyo na lang po bakit ganun yung ating transaction. Yan. Okay, papakita ko lang uli sa inyo yung aking GInvest. So, this timing. Yan, makikita naman natin na during this time, ng aking pag aking GInvest, ito, ngayong araw po ito, ha, ngayong araw. Problema lang po ngayong araw na to, ayan pala, lumabas na. Tingnan, ito ang ano lang, 6:44 lang ng umaga. Okay, ito yung aking GInvest, okay? Hindi pa siya updated. So, usually, pagka nagano kasi ako, updated na. So, hindi pa siya updated. Kaya makikita po natin dito sa aking ginawang table, makikita natin na tayo ay negative sa Philippine Equity Index, which is all the while within this week talagang negative. Yan. Negative tayo sa Philippine Index. Pero yung ating consumer, pagdating dito kay sa platform pa ni GInvest, yung consumer natin, positive pa. Kasi total ng ano ko dyan is 5,000, positive pa. Pero nung updated na dapat, negative tayo. So, negative tayo ng 5 pesos. 5 pesos lang naman. So, huwag tayong kabahan dyan. Okay lang yan. Kasi nga, ganyan talaga ang market. Tataas, bababa, tataas, bababa. Ang mahalaga, nakapasok na tayo. Kasi, kung hindi pa tayo pumapasok sa market at inaalala natin kung kailan yung tataas, kailan yung bababa, baka hindi na tayo nag-invest. Then, after that, hindi na kayo nakapag-invest. Sabihin nyo naman, bakit ganun? Bakit hindi tayo, dito, nawala na yung pera nyo, nagagamit nyo na sa iba. Kasi nga, ayaw nyo mong i-invest ka agad. Diba? O kaya, nga, marami naman nagtuturo sa YouTube na maayos, na paano gagawin yung investment. Yun nga, aralin tayo, aral. Pero yun nga, hanggat di tayo pumapasok sa isang investment, hindi natin lubos na mapag-aaralan pa ng gusto paano natin gagawin itong pag-i-invest natin. So, so ayan, makikita natin, okay, this week, yan, ang ating total investment is 14,500. Market value natin is 14,826. Unrealized gain or loss natin, ayan, 326. Okay, yan yung ating unrealized. So, ano pa tayo? Positive pa tayo dyan. So, huwag tayong mag-worry. Ang ano lang natin dito, ang challenge lang natin dyan is kung kailan ba natin to, kailan natin tayo mag-take. Sabi natin mag-take tayo ng gain kung kailan. So, guro along the way, gagawin natin yan. Papakita ko rin sa inyo paano tayo magkukuha ng profit. Para kayo din, alam nyo rin kung kailan kayo, mas magandang kumuha din ng profit. Kung meron tayong price range, titignan po natin yan. Okay? So, ayan mga kapensyonados, hopefully may natutunan po uli kayo sa aking mga videos. Okay? So, kung may natutunan po tayo, please like and follow my Facebook page, Young Pensionados. Please like, subscribe, and share my YouTube channel, Young Pensionados. Lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. Ako nga pala si Allan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart.